So hi guys, in today's video ay pakikita ko sa inyo yung tatlong video na nakita ko sa TikTok. Subukan natin guys mag-react on these following videos. Tara, let's start. This is the first video guys. Please pronounce Please pronounce Please pronounce All right. So nakikita natin guys yung pasyente have hard time pronouncing some words like a tooth, no? Kasi meron kasi siyang diastema, malaking diastema or malaking space sa two front teeth niya. So, kung titignan natin, we try to go deeper, ano natin, rewind natin konti. Ano siya? Malaki yung space or gap between dalawang front niya. So maraming pwedeng gawin dito, either pwede kang mag-veneers, pwede kang mag-crowns, or you can go also with braces. Pero kung sobrang malaki na yung space, parang mas practical na lang mag-veneers or mag-crown yung pasyente. Okay, so punta tayo guys sa next video. Ayan. So, yes, naka-veneers ako. At dahil walang kwenta naman tong TikTok ko, wala akong followers, pinagdadampan ko lang siya ng mga IG Reels. Tapos, hinahayaan ko na lang siya. Hindi ko nga alam kung may nagko-comment ba, ganon. So, ibahin na lang natin tong TikTok. Magkukwento na lang ako dito. Simulan ko sa veneers. I think maraming interested sa topic na yan. Naka-veneers ako. At ito yung mura na veneers lang. Upper lang tong veneers ko. At ito yung mura, composite, direct composite yung tawag sa kanya. So, ito rin yung pasta na tinatawag. Kapag nagpapapasta, kapag may butas yung ngipin mo, yan na rin yung ginagawa, yung ginagamit dito. So, on the day, kung gusto mo, pwede siyang magawa. Hindi mo na kailangan magbalik-balik. Diba? So, ang isang tooth ay 4,500. So, sa akin, 8 yan. 8 units. I-multiply nyo na lang 4,500 times 8. Yan. So, am I happy? Okay, sana siya. Maganda yung shape. Pero, ang problema ko, sobrang puti. Naiyak ako after nun kasi hindi ako natuwa. Dahil, kabilin-bilinan ko na pantayin dun sa lower teeth ko. Kasi yung lower teeth ko, ano naman siya eh, natural teeth. So, yung taas lang yung pinapaveneers ko. So, gusto ko sana magpantay para hindi siya halata. So, inassure naman ako na, okay, pantay-pantay ganyan. Pero, ending super white. Kaya, obvious siya. Ayan. Diba, ang puti. So, sabi ko sa sarili ko, wala na ako magagawa. Alam naman, basagin siya, tapos magbabayad na naman ako ulit. Kasi, diba, ang gastos nun. Sabi ko, hintayin ko na lang na baka after a year, mabasag na siya. Kasi iba to sa mahal na veneers, eh. Hindi siya ganun katibay. Pero yun, 1 year na, hindi pa rin siya basag. So, ang galing naman ng doktor kasi matibay. Hindi lang ako natuwa dun sa color. Tapos, na-realize ko just 3 days ago na, ang pwede ko palang gawin kung hindi na pwedeng palitan yung taas, ang pwede ko palang gawin, since natural teeth, ay ipa-bleach ko yung ilalim. So, from yellow before, nagpantay na siya. Ayan. Pero may mga ano ba siya? May mga, kanina lang to eh. May mga ano ba tawag dyan? Yung trauma pa. Kasi hindi pala siya mas, ano, masakit pala siya. Kaya parang yung mga maga-maga dun sa gums. Ayan, kaya meron ka dito ng itim. Pero, ayan, malapit na yan. Dati talaga madilaw. Sana makahanap ako ng picture para malagay ko dito. So, yun lang. If you have any more questions about... Alright, guys. Okay, subukan natin mag-react sa video na to ni... isang patient natin. Tingnan natin kung okay. So I think ang ginawa sa kanya veneers, pagkasabi niya ginawa siya ng veneers pero composite direct veneers.
Ang ibig sabihin nito is ang ginamit na materials dito is an ordinary pasta lang. And then direct nilagay, no? Walong ngipin ito, sabi niya, and then it costs 4,000 dun sa pagka-charge sa kanya. So, sa pag nagpa-dentist kayo, we just charge, ano ba, 4,000 yung charge ng dentist, that times mo lang siya by 8, and that's the amount for the veneers. So, pag nag-veneers ka ng direct veneers, is usually, tinitrim yan, yung, nagbabawas kami konti sa facial surface ng ngipin, tapos, ayun, pag binawasan na, doon kami magdadagdag ng pasta. Pero guys, ang problema dito pag nag-direct veneers, usually hindi nakukuha yung perfect na color. Kasi iba talaga yung veneers na we send it on the lab and then pa-fabricate ng mga technician yung ganda. So hindi mo makukuha perfect ang color. So minsan nagkakaroon ng problema yung color sa lower tsaka sa upper. Okay. Actually, ang gusto rin naman niya is since hindi medyo may pagka-darker yung color sa lower, ang plan niya is magpa-bleach. Well, tama naman 'yon. Pwede kang magpa-bleach sa lower para mahabol yung color ng upper. Pwede 'yon. Pero ang bottom line dito, kung mag-invest ka ng veneers, maybe I would suggest you go with the ceramic veneers kasi mas maganda guys. Pag nagpa-veneers ka and then you fabricate it outside, mas maganda yung blending. And we delegate it to the technician kasi mas maganda yung kamay nila at nakikita nila yung proper, nagagawa nila yung proper contour ng ngipin from the outside of the patient's mouth. Kasi kung nasa inside of the patient's mouth, maraming factors ko consider dyan eh. Lalo na yung moisture, yung time, kasi mas maganda, marami kang time para pagandahin yung ngipin. So, I would suggest maybe next time pag magpapa-veneers kayo, you might consider doing the veneers, the ceramic veneers na indirect technique. Okay, yung sinasend namin sa laboratory. Okay? Sana nakatulong. Alright? Isha, halata. So, inassure naman ako na, okay, pantay-pantay ganyan. Pero, ending super white. Kaya, obvious siya. Ayan. Alright. So, punta tayo sa last video natin, guys. And ito ay kay Heart Evangelista about sa veneers. This is actually a reaction also of one of the dentists regarding dun sa in-endorse niyang product. Dental hygienist debunks Heart Evangelista's ad on whitening pen. Calls post a scam. Hey guys, I love these. Here's somebody marketing a whitening pen. Now read this caption. I always bring this teeth whitening pen with me so I can remove coffee stains after drinking coffee. One second. Ta-da! These are crowns. You can't whiten crowns with a whitening pen. So, also, you don't whiten your teeth right after you drink coffee to remove stains. Your teeth don't stain that fast after you have something dark. It doesn't work that way. It takes time to stain your teeth and then you whiten your teeth to remove it. So, total cap BS. I'm sorry. This is what you need to look out for. There's a lot of people advertising things. They don't test them out. They're just selling you a product, okay? I would at least test it out. If it's a good product, I'll put it out there for you guys to see. That's the difference. Be aware. Don't fall for gimmicks, okay? You! Why are you trying to whiten your crowns? All right, so more false advertisement on social media. This lady is selling a whitening product, and she's advertising it like her teeth are that white because of that product. She has crowns. Those are not natural teeth. Natural teeth won't get that white. And for the naysayers that say, no, those were her natural teeth, here's a close-up shot. Those are 100% not natural. You cannot whiten that with a whitening product.
So when you're advertising it as such, sorry, but it's a scam. Goodbye. All right, guys. Actually, very controversial yan. Well, sa it looks like veneers nga siya or crown. No? Now, tama-tama yung dentista pag ang ngipin ay made of veneers or made of crown, hindi mo siya pwedeng i-bleach, guys. Kaya kung mag-endorse ka ng bleaching pen na pampaputi, anything na whitening, anything that whitens the teeth, hindi siya very practical, hindi siya applicable to this veneers and crowns. So actually, my point yung dentista, yung doctor, about, you know, reaction dun sa reaction video to this, ano, to this actress, Philippine actress natin, na si Hart. So, pero, tandaan nyo guys, pero kung natural teeth yan, purong natural teeth, hindi siya veneers, or hindi siya pastado, then probably yung whitening pen will work on this. So, assume na natin guys, na this is veneers, then yung whitening pen is not applicable to this. Pero if the natural teeth, pero if it is natural teeth, then pwede niya i-whiten yung ngipin na to. So, yun. Tingnan nga natin ulit. Evangelist is add on whitening pen. Calls post a scam. Hey guys, I love these. Here's somebody marketing a whitening pen. Now read this cap. Ta-da! These are crowns. You can't whiten crowns with a whitening pen. So, also, you don't whiten your teeth right.